and gentlemen, it's my honor to introduce Senior Field Vice President Joey Panganiban. Hello. Good morning! Good morning po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa member, good afternoon. So, sa mga hindi pa po nakakaalam, yung mga naimbitahan, kaya po kami laging good morning po dito. New hope, new life, new beginning. Dito po sa iFern. Ano po? So, again, thank you, Abnormal. So, crystal clear po na napakaganda po ng ating kumpanya, ng ating mga produkto. At napaka-generous po ng ating marketing plan. Ano po? So palapakan po naman po natin ang app Kuya Nobel. Ano po? And then ang app Alexis, sabi nga, grabe 200 plus millions in just 6 years. Kami ay nagsisimula pa lamang po dito sa iFern. So salamat Sir Alex na nakikita po namin yung napakagandang future po namin dito sa iFern. Ano po? So ganun din po ako. Gusto ko pong ipakita sa inyo kung ano pong nagawa po sa amin ng iFern. Ano po? Ano po ba yung naging journey po namin dito sa iFern in just doing 3 years? Ano po? So, Kuya Rowel, paano naman po ako ng short, ano lang po to, PowerPoint presentation. Una sa lahat, again, iFern-tastic morning sa inyong lahat. Ano po? So, sino po ba yung nagsasalita sa una? Yan. So, ako po si Joey Panganiban, currently Senior Field Vice President dito po sa iFern. Ano po? Pero bago yon, ako po ay isang anak ng mekaniko for 32 years. Ano po? Kung makikita nyo dyan, yan po yung aming bahay, dyan po kami lumaki. Ano po? At ang aking ina ay isang plain housewife. Ano po? So, kayo na lamang mag-isip kung paano na patapos kaming tatlong magkakapatid. Ano po? And then, yun nga po, dahil typical, same ng sinabi ng Ap Alex, gustong makaganti sa kabutihang ginawa ng ating mga magulang. So, nagtapos po kami, kahit ang kantatay ko, ay sabi nga ay, every month, lagi na lamang nag-a-advance salary. Ano po, laman po kami ng promissory note nung college, pila po kami every month, iginapang. Ilang taon po o ilang beses din po ako, na kamuntik na rin po na hindi magtapos ng pag-aaral. Ano po, pero inilaban po yan ng aking ama. Ano po, at yan, natapos ko po, mechanical engineer. Ano po, so kita nyo naman, bilog na bilog pa po yan. Ano po, tapos nagkaroon ng asawa hanggang sa ito nga po, nung nakagraduate, typical sa atin, excited, pumasok. Ano po, o makahanap ng trabaho hanggang sa nangyari, napansin ko po na parang aba. Ay million-million ang investment ng aking ama sa sarili ko bilang isang mechanical engineer pero parang ang liit ng sahod dito sa atin. Ano po, parang napansin ko po na parang pansarili ko lamang kita. Hindi po ako makapagbigay sa aking pamilya. Ang nabibigay ko lang every Saturday, madaming labahan pag nauwi sa bahay. Ano po, hanggang sa ngayon, nanalangin, salip na mag-take ng board. Ang ginawa ko po, lumabas po ako ng bansa. Napaka-bless po at nakalabas po ako ng bansa. Nagpunta po ako ng Japan, Qatar, sa Turkey, sa mainit at sa malamig na bansa. Ano po? And then, for 12 years, naging OFW. Ano po? Sabi nga, pero bless pa din naman. Ano po, kung ano pong meron ako ngayon, ay pasasalamat po sa pong may kapal. Pero sabi nga po, ang napansin ko po, ay parang umiikot-ikot, paikot-ikot lamang po ang buhay bilang isang OFW. Ano po? Anytime, yan, lalo na po't nagkaroon ng asawa at nagkaroon ng anak. Ano po, gusto ko pong umuwi at makasama ang pamilya pero hindi ko magawa. Bakit? Typical as OFW. Sino dito may kakilalang OFW? Madami. Ano po, sabi nga nila, kahit pa kung anong malaking posisyon yan, kung maganda ang trabaho sa OFW, bakit sila nandoon? Wala dito sa Pilipinas. Ano po? So yan, nagdasal na nagdasal. Siyempre, sino ba namang nanalangin na mapalayo sa pamilya? Ano po? So, ibinigay po sa amin yung iFern. So, ito po yung aming kumare-kumpare, si Upline Cecil, Upline Buddy, hi, hello. Ano po?
So, nasa Qatar po ako niyan. Pinakilala po ng aming kumari sa aking missis, yung iFern. Kung kayo may naintindihan kanina sa mga ipiniliwanag ni Abnormal, ang aking pong asawa, wala pong naintindihan kahit isa. Ano po? So, ganun din po ako. Nung nasa ibang bansa, sabi lamang po ng aming kumare, gawin daw po si Afern at mapapauwi din daw po ako. Bakit? Napauwi po niya yung kanyang offshore seaman na asawa. Ano po, half a million na po ang kita niyan sa barko, pero nandito na rin po sa Pilipinas. Ano po, wala kami naintindihan, nagtiwala lamang po kami sa kanila. Ganon din po kayong mga naimbitahan. Magaling na po kung maiintindihan niyo lahat ng present po kanina. Pati ako, naturingang engineer, wala po ako naintindihan. Ano po, nagtiwala lamang po kami sa mga tao nagdala po sa amin. Nung napasok namin si Afern, ang dami palang choice. Ano po, sabi nga ni Alex kanina, ang buhay, we have 24 hours, we have choice. Ano po, mas pinili ko po ang Afern. Bakit? Nung napasok po namin ni Mrs., mas naintindihan po namin ang Afern. Panalo pala. Bakit? Una, simple. Huwag kayong mag-a-analyze. Ano po? Lalo na po sa mga nandito. As engineer, ako po'y analyze. Hanggang sa marami ako nabalita, nag-analyze, na-paralyze na saka-analyze. Ano po? Sa amin, simple lamang para mapasok nyo yung iFern. Palit produkto lang. May ginagamit kayo sa loob ng bahay, hindi naman yung nagpapasok kahit pisong duling. Ano po? Palit lang. I-convert lang natin yung araw-araw natin ginagastos. Ano po? Into lifetime business. Ginagamit po namin na buong pamilya. Ano po? So, sabi nga po, yung damit nyo, negosyo ng ibang tao, yung salamin nyo kuya, negosyo ng ibang tao, yung cellphone na gamit nyo, negosyo ng ibang tao, lahat ng bagay sa loob ng inyong bahay is negosyo ng ibang tao. Tama? Pati ba naman yung sabon na toothpaste? Pag ninegosyohan kayo, why not kayo naman yung magnegosyo sa sarili nyong ginagamit sa loob ng bahay? Ganun kasimple ang iPhone para mapasok ninyo. Ano po? Product of foreign products, ganun din po. Naintindihan din po ng mga ka-business partner namin. May pinag-aralan, wala, matalino, hindi. Simple lang. Magpapalit lang ng produkto. Anong mahirap doon? Ano po? And then, sinong ayaw ng extra income? Wala. Simple. Huwag niyong hayaan dumaan lang sa atin ang pandemic. Ano po, maraming milyon na nawala ng trabaho, negosyo nagsara, walang masamang magroon ng extra income. Pangalawang choice niyo po yan. Panalo po kayo dyan. Or magkaroon ng life-changing opportunity, kagaya na nagsalita kanina at kagaya ng future namin, si Apa Alex, ng maraming MBBC at marami pang daan libo na member dito ng iFern. Ano po, kung makikita nyo, gusto ko po ipakita sa inyo na talagang totoo yung sinabi ni Apa Alex, we have choice. Ano po, pinauwi po ako dyan ni Mrs., nasa Qatar po ako niyan. Sabi ko sa kanya, Mami, sure na ba na di na ako babalik? Sabi ko, December pa yon, 2019, madaming gastusin. Ano po, so, malakas ang loob ni Mrs., sabi niya, sabi ko, natiis ko nga dito ang hirap sa ibang bansa, dito pa kaya. Anong kaibahan? Kasama ko ang aking pamilya. Ano po, ano pa ba? Salamat, yun nga, siya nagpapalakas sa loob ko. Sabi ko, tingnan nyo naman ito. Ano na yan, hindi na siya confidential. Pinakita ko na sa inyo. Mami, magkano budget mo dyan? I mean, yung dollar, I burn check ko lang. Ano po, sino sa inyo mag-asawa na siyang nagbabudget, nag-check ng mga budget every day, every month? Ako po yun. Ano po? So talaga po, wala po kaming naipon sa 12 years kong pagiging OFW. Lakas loob lamang sa kumpanya at tiwala sa aming kumarit kumpare. So yan, bakasyon po ako, December 2019. Salip na sa airport po ako pumunta, January 10. Dito po ako nagpunta sa opisina. Hindi na po ako bumalik, hindi ko na po tinanggap yung graduate ko po for 3 years sa ibang bansa. Ano po? So ito, uulitin ko ang sinabi ni Apalex kanina, hindi po mga product o friendly, pampaputi o kung ano man yung pinagbebenta po namin dito. Given na po na world class and effective yung product. Ang pinagbebenta po namin dito, magkaroon po ng mas madaming time sa ating pamilya habang malakas pa. Ano po, sabi nga, huwag nating hintayin yung 60 years old. Ano po, yung retirement stage natin. Ang i-goal po natin is mag-retire po tayo ng maaga habang malakas pa. Ano po, true iFern kaya pong ibigay yan. Gusto ko lang idagdag sa sinabi ni Sir Alex kanina, kaya gusto daw nating mas mayaman sa mga anak natin. Ang kay Sir Alex, ang gusto niya mas mayaman kasi
gusto niya na, ano sabi ni Sir Alex? Gusto niya na, ano, na mas mayaman na kanyang siya sa mga anak niya. Ano po, ako naman, ang rason ko, kaya gusto ko pong mas mayaman ako sa mga anak natin, pag tayo ay tumanda, dalawa lamang po yan. It's either pagpasapasahan tayo ng mga anak natin o pag-agawan tayo ng mga anak natin. Tama? Anong gusto nyo doon? So mas gusto ko pag-agawan ako. Bakit? Abay, may party, may lechon, o kam-kam-kam, pamasko, madami, kung anong gusto nila maibigay natin. Ano po? So yan, family business. Sabi nga ni Sir Alex kanina, the best package is family package. Ano po? Sa mga naimbitahan po dito, kung i-share po namin, kami po yung magpapaliwanag ng business sa mga gusto nyo makasama. Sa tingin nyo, magugustuhan din po kaya nila si Ipern. Diba? So, sinong uunahin nyo? Yung taong mahal nyo, kadugo nyo, anak nyo, o ibang tao? Anak nyo, unahin nyo. Hindi nyo siya naiintindihan ngayon. Alam ko yan kasi ganun din ako. Pero ipesto nyo lang ang mga anak nyo dyan. Ipagpapasalamat nyo yan sa mga taong nag-imbita sa inyo na inuna nyo yung inyong mga anak. Ano po? And then, ito po, akala namin, kagaya yung mga naimbitahan, nakaupo lang din kami dyan, yung presente ni Abnormal kanina, too good to be true. Eh ako ngayon, nag-aaral nga ng 15 taon, isang dekadang mahigit na OFW, bahagya na makabili ng mga ganyan, tapos dito sa Ipern, ang daming mga rewards. Ito po, totoo po siya. Ano po, Jordan, LB, yung mga, hindi namin alam yan, pati nga yung mga spelling yan, hindi ko alam eh. Ano po, even Rolex. Ano po, nung nasa ibang bansa, nung naka-try dito mag-OFW, di ba sa atin, ano? Parang ano na ate, yung rado. Pag may rado ka na, sikat ka na eh. 50 mil, 40 mil, ano po. Nagkaroon ako ng gayon, it takes a month bago namin mapag-desisyonan ni Mrs. na bumili kasi ang mahal. Pero dito, sinong ayaw ng libre? Pag ayaw nyo, ibigay nyo sa amin. Ano po? Dito sa Ipern, libre lamang po yan. Again, worth 1 million each po yan sa amin ni Mrs. And then ito, nung OFW po ako, after ko graduate, 3 years na sinipagan ko po, nag-Japan ako, ang naibili ko po is Honda Civic, second hand. Ano po, yan pa ay parang pang-away pa kami ng aking mga, ng aking tatay at inay. Nung nabili ko po yan, back to zero ang ipon, trabaho ulit. Pero dito sa Ipern, pumutok ang pandemic, within 4 months na sineryoso namin ni Mrs., yun po yung naibigay sa amin, Ford Everest Titan New Model 2020. Ano po? And then, itong September lamang po, sino sa kakilala niyong isang manager na merong chedeng dito sa atin? Ano po? Hindi lang po isa, napakadami po. I'm 46, 45, I think, na Mercedes-Benz boys na. Ano po? Kung sinong may engineer dito, mag-analyze tayo. Ano po, mas malaki ang probability na makuha mo yung dream car mo dito sa Ipern kumpara doon sa current na ginagalawan mo. Ano po, so ano yung pipiliin mo? 3 years dito sa Ipern? Ano po, suntok-suntok lang. Pero yun yung makukuha nyo. Kaysa naman 30 years na tayo kukurut-kurutin sa pagiging empleyado, not against. Ano po, again, ito po yung kayang ibigay ng Ipern. Oras sa aking misis. Sa ganda naman ng aking misis. Ay, kita nyo ganaman. Sino ganamang hindi gagawin si Ipern? Ay, ano po? So sabi nga, so they are no longer two but one flesh. Ano po? Ibig sabihin, two become one. Ano po? Laman. Therefore, what God has joined together, let no one separate us. Again, wala pong tao na nasa tamang pag-iisip na lalayo sa pamilya. Na parang, I don't know the words, brainwash or program lang tayo na nasa labas daw ang pera. Nandito po sa Pilipinas. Ano po, bakit? Nandito po yung Greenwich, SM na malalaking negosyo. Bakit nandito sila nagdinegosyo, hindi sa ibang bansa? Nandito po. Nandito din po ang Ipern. Ano po? Be a blessing to other. Sinong gustong ayaw makatulong sa iba? Mapagaling ang iba. Wala po kayong talo. Another choice. Yan po, kung 4 years ago, 6 years ago, mangyayari sa ating usapan parang sales talk. Pero ngayon, YouTube, Google, Facebook, ang dami na po, testimonial, ang dami nang napagaling. Ano po? Yan po, mga member din po namin, sila din po, nakakatulong din po sa iba, True Health, extra income, na
ito po yung mga member po namin. Ilan lamang po yan na sabi nga, sila po nakaintindi na magandang hapo isama ang buong pamilya dito sa iFern. At ito pa, another choice. Negosyong na ipamamana. Ano po? Sino po ditong empleyado? Halimbawa lamang, ako po yung oil and gas, engineering manager. Nagtatrabaho po sa isang delikadong lugar. Pag po nakalimutan kong huminga bukas, hindi ko po maipamamana ang pagiging OFW ko sa aking anak. Ano po? Kung ako naman yung magta-traditional business, gayon din ho, hindi ko, pwede kong maipamana pero yung gawin mamamanage ng 7 years old at saka 8 years old kong anak. Diga, hindi naman. Ang kagandahan ho ng iFern, pwede po siyang ipamana. Ano po? Christian Nones, nasa piling na po ng mahal nating ama, Pinky Nones, na ipamana po kay Christian. Mababa na po ang 1.2, 1.52 million every month ang kinikita po ni Christian. At ang kagandahan nito, ito pa. Ano po, ito yung nagustuhan ko talaga. Mas na-excite kami, lately lamang po yan. Ito pala, magkakaroon tayo ng lifetime pension plan. 19 year, ito po, naka 19 years po siya sa iFern. Binigyan po siya ng 10 million lifetime pension package. Gawin nyo o hindi, may naghihintay sa inyo. Ano po, dun sa ginagawa nyo, sa current na ginagalawan nyo, 10 years, 20 years, 30, anong nakuha ninyo? Ham. Ikaw lang, o yung ano, psycho na ano. Pero at least ito, may naghihintay po sa atin. Ano po? So yan, mamili lang kayo, wala kayong talo. Ano po? Ito naman, kaya ako pinakikita uli. Since ako po yung OFW, ang aking po mga network o kakilala is mga OFW. Ano po? Every time na ako'y kumakausap, parang ako ko'y napapaawa kasi alam ko ho yung isang OFW. Gustuhin nilang makauwi, gustuhin nilang makasama ang pamilya pero hindi nila magawa. Ano po, bakit? Kagaya ko po, nabanggit ko na po dito, ipon. Wala po akong maipon, hindi po ako tamad. Ano po, pero ano pong problema, bakit po hindi kami makauwi? Maaring ito din yung dahilan ninyo, ano po. Maaring kagaya nyo ako, nagustuhan si iFern pero hindi mapasok kasi walang ipon o walang pera. Ito po ang problema para mas maintindihan ninyo. Ano po, sino po dito may mga utang? Huwag kayo mahiya. Ako lang po nakikita sa TV. Ano po, sino dito maraming bills o namumblema sa mga bills, sa loans? Ano po, tuition fee ng mga bata. Mga once, makapanood man lang ng mga movies or vacation. Ano po, or ipon. Sinong namumblema dito? Huwag po kayo mahiya. Sigurado ako, malamang problema nyo din yan. O oras. Ano po? Bakit gaho? Ari, ito ho yung problema ko kaya hindi ako makauwi sa Pilipinas. Ano po? Pero, nakakapagtaka dito, every month, nasusolusyon naman. Yung utang na babayaran, nakakapagbayad naman ng tubig at ilaw. Pero, every month, yan uli ang aking sosolben. Hindi pa po kasama dyan yung emergency pag nagkasakit ang mga anak. Ano po? Bakit monthly ito na lang ating sinosolve? Magulang pa lang natin, lolo't lola pa lang natin, ito na lang yung kada buwan sinosolve natin. Anong kulang? Ano kayang kulang? Negosyo? Ano pa? Yun, nadali nyo nang hindi pa hubo. Tama, kulang ang income. Ano po, ito po yung problema. Ano po? Iyon yung masakit eh. Iyon tinuro sa atin eh. Magtipid kayo, magtipid, magtipid. Nung bata ako, sabi ng inay, saraduhan mo ang rep! Lalabas ang lamig! Ay, bakit? Magtitipid sa kuryente. Ano po? Yun ang tinuro sa atin. Hindi tinuro sa atin na ito, kung paano kukuha hanap ng pagyaman ang ituro. Ano po? So, ngayon, sa mga nanditong naimbitahan, alam nyo na po ang problema. Alin yung inyong gustong solusyonan? Ito po o ito? Siyempre, dapat ito. Ano po? Para matumbok nyo ang sinasabi ko po. Parang ito yung income po ng OFW. Ano po? Ang buhay ko po ito, timba, ang daming butas, may utang, bills, loan, ay, talagang ari kahit pungusing kuhuwari. Ay, hindi ho, ano, hanggang doon na lang. Ano ho? Ay, ngayon, ito ho, hanggang dito lang, kahit kayo magtatumbling. Wala ho kayo magagawa kasi yun nga lang ho, ang kayang ibigay ng income eh. Ang kagandahan ho ng IFER, nakakita ho kami na ng opportunity na yan, parang firehouse. Yan ho, nakaw, eh, talagang, oh,
Yan ay aawas hanggang sa makatulong na kayo ng ibang tao. Ano po ang kagandahan niyan? Ang sakit ng Pilipino, gustong yumaman, nagpapaturo sa magulang, sa kapatid, sa katrabaho na hindi naman yumaman. Ang nagtuturo po sa amin dito, bilyonaryo si Sir Tom. Ano po? Marami na pong ebidensya. Ano po? So again, alin yung gusto nyo solusyonan ngayong araw na ito? Ito o ito? Ito dapat. Parang ari yung katulad ngayon, umulan sa bahay, may butas din sa bubong, tapal kayo ng tapal, alam nyo namang ito ang butas, ang tinatapalan nyo, yung dingding. Ano po, ito po yung problema. Nadyan po si Aper na pwede magbigay sa atin ng malaking income. Ano po? So may choice po tayo everyday. Ano po? Sabi nga, pare-pareho tayong may 24 hours, pare-pareho tayong may choice. Every time na gumigising tayo, meron tayong choice. Nandito po si Ifern, may chance po tayo na mabago ang routine ng ating paulit-ulit na buhay. Ano po, once again, this is Joey Panganiban, your Senior Field Vice President here in Ifern. Thank you to God give all the glory.